So ayun na nga mga boss, kamusta po kayong lahat and welcome back ulit sa aming channel. Nandito kami ngayon sa Riverbank Center Marikina City at dahil hindi tuloy ang gala sana namin sa Infanta Quezon kaya dito na lang kami lalanggoy sa ilog ng Marikina pero syempre joke lang yun. Gustong gusto gumala ng mga person kaya kahit saan na lang sila mapadpad ng mga paa nila, okay lang, kahit walang budget go pa rin sila, kahit wala na sila kakainin kinabukasan, go pa rin sila. Sigurado asin ang uulamin namin ito bukas. So ayun, kahit madaling araw na ay napakadami pa rin mga tao dito, tila hindi uso ang salitang tulog sa lugar na ito. Hala mga boss, tignan nyo. Nagpost pa ang mga ito. Akala nila picture and naka-video ako, pahiya sila konti hahaha. At ito naman aking napakagandang asawa na pangiti-ngiti lang, at nandito din ang Kuya Cloud at Unitot. Narito naman ang ilan sa mga rides ng Grand Carnival, ang Horror Train. Vikings. Ang mix-up ride na na KMJS. Ang Octopus Ride. Aba, nakuha mo pa talagang Omer Pal, loko-loko ka, imbes na ikaw ang mag-voiceover dito, sakin mo pa pinagawa, wala ka naman ibabayad sa boses ko, walang hiya ka, napakasipag mo talagang leche ka. Hay nako, na-distract tuloy ako, anyway ito naman po Frisbee Ride. Musoleo Horror House, nakakatakot din dito mga boss, puro sigawan ang maririnig kahit nasa labas ka pa lang. At ayun na nga mga boss, ang napili ng mga chiketing bulas na rides ay mix-up. Ang sabi ni Kuya Cloud ay madali lang yan, ikot-ikot lang naman ang ginagawa niyan. Tignan natin ang tapang nyo mga bata, napanood ko to sa KMJS nung Linggo, buti na lang Sabado ng gabi kami pumunta dito, hahaha. Joke lang mga boss, kung sasakay kayo ng kahit anong rides ay mag-iingat kayo palagi, kung mahiluhin kayo sa ganitong mga bagay huwag nyo nang subukan pa dahil baka magaya kayo dun sa napanood namin sa KMJS, sa mga sasakay naman ay magdoble ingat kayo, make sure na may lock ang sasakyan yung upuan at kumapit ng mabuti kapag umaandar na. So ganyan kabilis ang andar nyan mga boss, kumapit talaga kayo ng husto kung ayaw nyong tumilapon. So yun, tapos na sila, mukha naman sila okay, nag-enjoy naman ang aking mga kuya. Sa kabilang banda naman mga boss, sasakay din sila Boss Ian, Madam Hazeline, Tita Maye at Ate Angel dito sa Octopus Ride, hindi nila pinapahalata na natatakot sila pero ang totoo, takot na sila, dinadaan lang nila yan sa tawa, ayaw na nila mag-back out dahil sayang daw ang ticket nila kaya kahit takot sila ay sasakay sila, huwag na kasi kayong magpanggap na hindi kayo takot, pwede naman kayo umiyak, huwag na kayong mahiya, pero syempre joke lang hahaha. Tignan nyo itong dalawa, kapit na kapit sila. Tama yan, pero yung mag-asawa nagbi-video pa, grabe kayo madam at boss, ang lupit nyo. So yun, tapos na sila, mukha pa naman silang okay at mukhang hindi sila nahilo at sumuka, mukha namang nag-enjoy din sila. Dito naman ay hinamon ko si Boss Ian na kung makakashoot siya ng 4-6 na bola ay bigyan ko siya ng 1,000, ang lupit mo. Wala ka nang ang pera, nakuha mo pang makipagpastahan, walang hiya ka, iba ka talaga Jefferson. Baka magkatotoo yung sinabi mo nung pauwi kayo, handa na ba kayo mag-ulam ng noodles ng isang linggo? Kay, buti na lang hindi na shoot, kinakabahan na talaga ko dyan mga boss. Yes, mukhang ako ang mananalo sa pastahan na ito, isang sablay pa, panalo na ako. OMG, na shoot, katapusan ko na yata ito. Nice, ganyan lang dapat. Huwag mo i-shoot. Sa wakas at makakahinga na din ako ng maluwag, muntik na ako himitayan dyan mga boss hahaha. At kahit isa lang daw ang na-shoot niya ay may consolation prize pa rin daw siya sabi ni kuya. Ano kaya ang mabubunot ni Boss Ian? Wala naman sigurong ahas dyan, sana cash na lang makuha mo boss. Hay nako kuya, pinaasa mo lang kami, parang yung nililigawan mo lang yan kuya, pinaasa ka lang. At yun na nga mga boss, after namin mag-rides at magsaya ay naisip naman namin chumicha. Dito lang din yan mga boss, magkakatabi sila, paglabas lang ng Grand Carnival ay makita nyo na agad,
Actually, pagpasok nyo dito ay meron ding kainan kaya never kayo magugutom dito, perfect na para sa mga mahilig mag-food trip sa gabi. Yan, tapos na kami kumain at pauwi na din, overall ay maganda ang at perfect na pasyalan sa gabi ta mga boss. At bago daw kami umuwi ay pakikitaan daw muna kami ng dance moves ng mga batang gala. Isang taon sila ng practice ng dance moves nila bago nila yan ilabas sa vlog. So that's it for this video mga boss, like, comment, share and subscribe na po kayo mga boss, maraming salamat po.